Wala nang intro-intro para sa unang banat. Ilang araw na lang ay magsisimula na ang NBA All-Star Weekend. Nagaganapin nga dito sa Chicago. Nailabas na rin ang mga starter at mga reserves para sa 2020 All-Star Game. Ang draft selection naman para sa Team LeBron at Team Giannis ay mangyayari na this month sa Feb 9, ang trade deadline. Ngayon nga ay may isang player na naglabas ng sama ng loob dahil sa hindi nakasama sa isang event, ang Rising Star Challenge. Ito ang rookie na si Jaxson Hayes na naglabas ng sama ng loob sa kanyang social media account. Ang format kasi nitong Rising Star Challenge ay USA versus the world. Sa lineup kasi ng US ay binubuo ito ng mga rookies at sophomore. At nakasama sa lineup nila itong si Zion Williamson na nakapaglaro lamang ng 5 games. Sa isang video ni Hayes ay naglabas siya ng sama ng loob sa NBA dahil sa hindi pagkakasama sa lineup. Naglaro siya ng total na 46 games at may average na 8 points at 4 rebounds per game sa loob niya ng 19 minutes. Samantalang si Zion ay nakapaglaro lamang ng 5 games pero unbelievable performance nga ang ginawa niya. May average siya na 19 points per game kasama pa ang star power. Siyempre, exhibition game yun at kailangan ng attraction para sa mga fans. Matapos ang ilang oras ay humingi din ng paumanhin ito si Jaxson Hayes sa NBA at sinabi nagpapasalamat siya at nakapaglaro pa rin siya sa liga. Sa malamang ay pinag-iisipan na ng NBA kung ano nga ba ang magiging sanction dito kay Hayes. Para sa pangalawang banat ay kamustahin naman natin ang dating pinaka-hype na pamilya sa basketball, ang LaVar Ball family. Last 2017 nga nang pumasok si Lonzo sa NBA ay sobra talaga ang hype sa kanya dahil sa ama nitong si LaVar Ball. Nagbigay pa nga ng forecast itong si LaVar Ball na kapag naglaro si Lonzo sa Lakers ay makakapasok agad sila sa playoffs. Kaso nga lang ay hindi nangyari. Sinundan pa ito na magiging mas magaling sa loob ng basketball court itong si LeBron kapag naging ka-teammate niya si Lonzo. Na nangyari naman kasi matagal na talaga magaling maglaro ng basketball itong si LeBron. Nang matrade naman itong si Lonzo sa Pelicans ay parang nawala sa sarili itong si LaVar. Dahil sa plano niya ay paglaruin ang tatlong anak niya sa Lakers na imposible na mangyari sa ngayon. Una dyan si LiAngelo Ball ay walang kontrata sa NBA at ngayon ay nasa G League. Ang masama pa noon ay practice player lang para dito sa Oklahoma. Kung matatandaan ay nasira nga ang basketball career nitong si LiAngelo dahil sa shoplifting incident na nangyari noon sa China habang part pa siya ng team ng UCLA. Si LaMelo Ball naman ay maganda ang pinapakita sa NBL Australia na naging isa sa mga best player nila doon at ayon sa mock draft ay pwedeng maging isang top overall pick itong si LaMelo pagdating sa June. Kaso nga lang ang tanong lang mga pre dahil sa nangyari na kay Lonzo na nakikialam si LaVar Ball sa kanyang mga anak ay may team pa kayang susugal dito kay LaMelo kahit ganun siya kagaling. Alam naman natin na si LaVar Ball ay daig pa mga chismosa sa sobrang daldal. At para dyan ay bibigyan ko ng quadruple time itong si LaVar Ball